Mahigit 300 lugar na ang idineklarang election hotspot isang linggo bago ang barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, nadagdagan pa ng higit 100 ang nasa red category. Ito ang mga pinaka binabantayan dahil sa insidente ng karahasang may kinalaman sa eleksyon. Higit 1,000 naman ang nasa orange category. Ito naman yung may mga seryosong banta mula sa local armed groups o kaya communist terrorist organizations. Mahigit 1,000 rin ang nasa yellow category. Ito naman ang mga lugar na may naitalang election-related incidents sa nagdaang dalawang halalan. Halos 40,000 lugar naman ang nasa green category. Yan ang mga lugar na walang security concerns o maituturing na payapa. Sa ngayon, bukod sa Negros Oriental, isinailalim na rin sa COMELEC Control ang Bibon Albay. Ibig sabihin, ang COMELEC muna ang magmamando sa mga lugar na may matinding iringang politikal na nauuwi sa karahasan kung saan nasasangkot na rin ang mga private armed group o mga terorista. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.